perfect. Lamb shank casserole. It's so beautiful. Yes, tasty, oh. Grabe mga ako nila, guys. Oh, kubas. Ang plato. Why kanon-kanon kanira? Alright, buka una ko kay gutom. So, wow, perfect. Lamb shank casserole. It's so beautiful. Yes, tasty, oh. Grabe mga ako nila, guys. Oh, hello mga higala, may gabi ikaninyong tanan. For this video is isi-share ko sa inyo kung paano ko niluto, paano ko niluto yung aking lamb shank casserole, no? Ayan, inano ko muna sa frying pan. Hindi natin siya nilagyan ng mantika, sa mantika ni nilagyan lang natin kunti kasi yung lamb shank is may mantika din yan. Kaya ayun, lumalabas yung kanyang mantika. Ganyan yung technique. Pero bago mo si ano sa yung sa ila pa i-share daw, share, sharing. Ayun ko kung ano ka ato sa ato isa tira ni ano. Pero ako na isa gig. Wala nang asin para monotuho talaga yung sarap, no? Pagkasi gusto ko, pag kumain, kinain ko yung karne, malasya siya, hindi yung parang wala lang yata. Kasi once naluto na yung karne, tapos saka mo lagi na natin, hindi na siya masarap. Hindi na talaga ma, hindi mo maano yung lasa ng karne pag lagyan ng karne. So, ayan mga higala, no? So, yun lang ginawa natin, no? For our community meal. So, isa sa akin, isa sa kanila. So, apat na lang siyang yung liluto natin sa crackpot slow cooking for 6 hours. Tapos, 10 minutes na i-preso cook para kakain na. Pero, kumain sila ng una sa akin, no? So, ginawan ko lang ng voice over. So, para, ano? Ayan, magsati na ako mga higala, no? Magsati na ako ng onion, no? Onion at garlic lang yung sinati natin. Ayan si Mr. Siyempre, tumulong siya. Ilagyan ng tomato paste at saka yung lamb casserole sachet, no? Ang atong vegetables, kaya ito karo, potato, brokoli, lupa o celery. O na ang isa ako, no? Why tubig-tubig, guys, no? Hindi na siya nilagyan ng tubig. Pero mamaya, kailangan talagang lambot-malambot pa, no? Ang pagluto nito is very easy. At saka kung lagyan mo ng tubig, lagyan mo rin ng kunting cornstarch, pero hindi na. Tapa, pagka sapos halo-halo, nilagyan ko rin ng asin. Asin, hindi ako naglagay ng black pepper. So, ayan lang mga higala ang diskarte sa pagluto nito. Madali lang to, guys, no? Madali lang siyang lutuin. Kung may slow, may crackpot ka, lutuin mo sa crackpot or pressure cooker o kahit hindi sa pressure cooker. Pero pag ano talaga, kasi matagal, kailangan malambot na malambot yung karne. Kaya nilagay natin ng crackpot. Ayan, kung mayroon kayong crackpot, tapos lutuin nyo ng slow cook for 6 hours or nagmamadali kayo kasi gusto nyo ng pangtanghalian o panghapunan, ay i-pressure cook nyo na yan. So, ito, hindi ko alam kung paano i-pressure cook. Si Mr. nag-pressure cook, sabi ko i-pressure cook mo ng mga 10 minutes kasi medyo malambot na yung ano eh. Malambot na yung mga vegetable pero yung meat medyo hindi pa ma-pull. Parang talagang nindot. Basta super sarap talaga mga guys. Oh my God. Pero sarap ng partner ng kanin. Pero sa kanila walang kanin-kanin yan mga igala. Ayan, ilalagay ni Mister yung takip, no? Ilagay niya na yung takip. Ayan mga higala, no? Ayan. Oh, diba? Oh, diba? Sarap, oh. Kumain na sila, nauna sila sa akin, no? Kung nagustuhan nyo ang video ng ito, magtanong lang kayo kung paano ko niluto. Talagang detail. Wala kasi akong video, walang magbibidyo sa akin, no? So, thank you so much. Sarap-sarap at busog ng busog ang aking tummy. Thank you, bye-bye.